si Zaira May Dualianic na nasa New Zealand po. At humihingi po siya ng tulong na makausap na ng maayos yung kanyang asawang nasa Pilipinas dahil idol, nagkaroon daw po ito ng ibang babae. Yan po, Idol Raffy, yung sweet moments nila. Yung lalaki po, sa'yo. Idol Raffy, yan po si Dave at yung babaeng kasama niya, yung bagong girlfriend daw na si Pearl. AKA Kabit. Kabit. Oh man, sakit niyan. Masakit talaga. Okay. Ba't pa kasi pinangalandakan pa sa TikTok? Kung minsan itong TikTok, pahamak din, ano? Piniflex nila, Idol, doon. Ba't pa kasi na-invento yan? Mm-hmm. Imbis na gamitin sa kabutihan, ginagamit sa kalokohan. Mm-hmm. Pangungutsak. Zaira May Dualianic from New Zealand. Magandang... Hello, ano po. Gabi po ba dyan, ma'am? Magandang gabi na po dito. Okay. Ma'am Zaira, naku, nakakasakit naman po ng damdamin yung pong nakita po namin video. Kailan po na-upload to at paano po na-discovery, ma'am? Bali, last year na po yan. Yung mga video po na naunang na-send ko, last year pa po yan. Tapos, nakuha ko po yan sa TikTok po ng babae kasi finalo po niya ako sa mismong TikTok account po niya na nandyan nga po yung mga video na yan. Kaya nakuha ko po, tsaka na-save ko po lahat. Nandyan po kayo sa New Zealand at nandito sa Pilipinas si Mister. Ganun na ba dati ang setup o nandyan siya dati at nagbakasyon dito? Dati po kasi, nag-aral po siya dito. Dito po kami nagkakilala. Tapos nag-aral po siya dito. So, bali nung na-expired po yung visa niya, umuwi po siya ng Pinas. Eh, ba't niyo pa pinauwi? Ba't di na lang po siya dyan nagkuha ng green card para nagsama na kayong tuluyan? Hindi pa po kasi kami kasal noon. Kaya hindi po ako makapagano sa kanya sponsor. Pero saan po kayo kinasal? Dyan po sa Pinas. Ah, so umuwi kayo ng Pilipinas para pakasalan siya. And then bumalik din po kayo sa New Zealand. So, sort of a long-distance relationship. Opo. Gaano nakatagal po yung inyo pong relationship na magkalayo kayo? Bali, 2019 pa po yung kasal namin. Tapos after po ng kasal namin, siguro mga 3 weeks or 1 month lang po, bumalik na po ako dito. 2019 hanggang ngayon po, nandito po ako, hindi pa po kami nagkita. Pero naghiwalay na po kami niyan last year. Kaya lang po, parang natitrigger po ako dun sa mga pinapakita ng babae sa akin na parang minamaliit po niya na kasal lang kami sa papel, ganun po. No, mali. Talaga naman sakit yun. Kailan po kayo naghiwalay para sa inyo? Yung hiwalayin po talaga kasi namin, kasi lagi po namin pinag-aawayan. Yung ginawa po sa akin dati ng pamilya nila na parang naging trauma po siya sa akin. Kasi meron po akong depression tsaka anxiety. So, yun po yung nagiging cause na lagi namin yung pagtatalo, yung pong, parang trauma nga po talaga. Tapos, ngayon po yung parang ibinubutas po niya sa akin, naghihiwalay po kami dahil nalalaki daw po ako. Hindi po yung totoo. Ginamit lang niya pong palusot yon para pagtakpan yung kanyang kabalastugan. At ito nga po, may ebidensya na po kayo. Nasabi niyo po sa aming research na nagbigay ho kayo ng pera sa kanya para ilakad na po yung annulment yung dalawa. Opo. Actually, maliit na bagay lang naman po yun kasi 3-5 lang naman po yun. Kaya lang po yung habang tumatagal po, yung pinapaasa niya ako ng pinapaasa, parang hindi ko na po matanggap. Kasi last year pa po ako nakikiusap sa kanya na maayos, pero wala pa rin po ako na answer. Nagbigay po kayo sa kanya ng $3,500? Hindi po. 1,000 lang naman po yun. Kasi ano lang po siya sa akin ng baka pwede makahiram, ganun. So wala pong problema sa akin. Ah, 3,500 pesos. Maliit na bagay lang naman po. Opo. Pero yung annulment, ma'am, mahal. Sa acceptance fee lang po ng isang abogado, ang alam ko, pinakamababa rito ngayon is 50,000. Tapos marami pang mga... mga 200-250. So ano pong sabi niya nung sabi mo, sige, magpa-anal na tayo at itong 3-5, umuo siya. Tapos yun pala, hindi naman niya inasikaso. Bali, yung 3-5 po na yun kasi, parang nanghiram lang po siya sa akin kasi wala daw po siyang pera. Wala po siyang maayos na trabaho, ganun daw po. So wala naman po problema sa akin kasi maliit na bagay lang naman po yun. Pero yung sa akin po, yung umabot po ng May na ngayon, wala pa rin po siyang ginagawa na parang hindi po niya sineseryoso yung pagbabanta ko po sa kanya na papatulfo, ganun, parang hindi po niya sineseryoso. Kahit po yung babae, sinasabi ko po sa kanya na rehas po yung bagsak niya dahil pumatol po siya sa may asawa. Tapos parang iniinsulto pa po niya ako na rehas bagsak ko because parang ganun po na insulto talaga. Na parang minamaliit po nila yung papel na kasal. Ang masakit kasi dito nangyari, Ma'am Zaira, yung bang
kinukutsa kayo, yung tinutukso niya kayo, nagpo-post pa sa TikTok, sa social media. Yun yung masakit eh. Kung nagtahimik na lang sana silang dalawa, ginawa na lang yung kanilang kabalastugan na hindi mo alam, eh baka hindi ganun kasakit. Kahit na nalaman mo, at least wala ka na ikita. Pinangalandakan pa po talaga sa akin. Diba? Yung ipangalandakan sa iyo sa social media, yun po yung masakit dito eh. Sir Dave, magandang hapon po, Sir Dave. Hello po, Sir Rafi. Magandang hapon. Opo. Sir Dave, sa kabilang linya, si Ma'am Zaira all the way from New Zealand. At, yes po. Masakit po yung na-discover niya sa social media, sa TikTok. At yung yes. Inyo pong girlfriend, nangungutya pa, nanginsulto. Ano pong reaction niyo, sir? Sa social media, hindi naman yun para sa kanya talaga. Eh. Parang, di ba social media, parang free naman yun para sa lahat. Sadyang siguro kung nag-stalk siya, dun siya siguro na, yun din siguro yung nakakapagpasakit. Kaya nga po, free nga po para sa lahat. Pero kapag nakita po nung misis nyo, yung pinost po ng girlfriend nyo sa social media, yes, eh talaga po. Masasaktan po siya. Asahan nyo po na masasaktan siya at pwede po siya mag-react. At yung reaction niya po ay resulta ng siya ay magpapile ng case against you. Oh. Dahil kayo po ay kasal pa rin, hindi pa rin kayo anal. Tama ba, sir? Yes po. Oh, sir, gusto mong kausapin si ma'am kasi binigyan ka lang ng pera para sa annulment. Pinaasa mo lang daw siya. Mag-usap kayo, sir, ni ma'am. Hello, Zai. Linawin ko lang, Dave, ha? Hindi ako nangi-stalk. Yung babaeng yan mismo ang follow ng follow sa akin kahit sa ang social media ko. Gumagawa pa ngayon ng bagong account niya para i-follow ako. Ano yung pinangangalandakan niya sa akin? Na siya na yung bago mo? Hindi ba niya iniisip na kaya ko siyang kasuhan dahil sa mga ginagawa niyo? Sige nga, ngayon niyo ako hamunin. Hindi naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi pag-usap naman kami na maayos, di ba? Sabi ko naman sa'yo, asikasuhin. Yung binigay mo sa akin, ano lang naman yun, di ba? 3,500, sabi ko sa nga sa'yo, di ba? Maghahanap ako ng advice dito para sa attorney. Oo nga, okay lang naman sa'kin no, ano. Hindi naman ako naipag-argumento sa'yo. Sa'kin, naikipag-usap lang naman ako para matapos na rin to. Kasi hindi lang naman ako yung may kasalanan, di ba? Una, ako diba? Ba? Hindi? Hindi lang naman ako yung may kasalanan, unang-una. Hindi naman magiging ganit ako to kung hindi naman dahil sa iyo, 'di ba? Nakiusap ako sa iyo ilang buwan na yung pakiusap ko sa'yo. Oo nga. 'Di ba sabi ko sa'yo, pag nakakuha ako ng ano, yung binigyan niya sa akin na 3,500, sabi ko sa kanya, itong may aasikasuhin ko pag nakakuha ako ng day off. Eh, sakto rin naman, sa day off ko, na-terminated ako as trainee kasi nga dahil sa aksidente ko. Kaka-recover pa lang galing aksidente sa motorsiklo. Eh sabi ko sa kanya, nag-chat ako kanina sa kanyang umaga kasi nga maraming kasi nga nag-chat sa akin at kaka-open ko lang, sabi ko sa kanya, asikasuhin ko next week yung binigay niya sa akin na mangingi ako ng advice sa attorney. Okay. So nawalan kayo ng trabaho, sir? Kaya yes po, na-terminated ako, sir. Terminated, kaya wala na kayong pera. Pero yes, bakit meron pa rin kayong pera pang bababae? Ay, hindi naman po yun parang sa pang-good time, sir. Saka matagal na po kami hiwalay, sir. Legit na 1 year kami maghiwalay. Saka naghiwalay naman kami bago ako mag-ano ng iba. Naghiwalay na kayo nino, sir? Ni Pearly o ni Zaira? Ni Zaira po. Okay. Pero sir, ang sinasabi nga kanina ni Zaira sa amin, eh okay lang na hiwalay na kayo. Okay lang siguro kahit na malaman niya na meron ka ng ibang girlfriend, pero wag lang makita sa social media dahil sampal sa kanya yung sir, makita sa TikTok na parang nangungutya pa yung si girl. Yes po. Di ba sir? Kahit na mangyari siguro sa iyo yung sir, masasaktan ka sir, di po ba sir? Yes po. Ayun nga sir, dun sa part, ayun yung mali namin. Pero nakikipag-usap rin naman ako sa kanya na maayos. Hindi ko nga sinasabi na nakita ko nga rin siya, may picture kasama yung boyfriend niya. Hindi naman ako nagsusumbat sa kanya. Ah, may boyfriend na po si Mrs. May ebidensya po kayo. Isend mo nga? Meron sir, kaso ayoko lang sanang i-ano pa, para ayoko na sana palakiin pa sana. Para okay. Mag-usap na lang kami na kumpeya. Okay, sige po, naintindihan po yan. Okay. So ma'am, kung meron din pala kayong boyfriend, so it's a tie, quits lang. Walay na kayo, and then meron ka ng boyfriend at meron siyang girlfriend, so I don't see anything wrong. Dapat it should be called as quits. Sir, ganito po yan. Hindi po ako nagre-reklamo kung ano po yung
kung ano po yung may girlfriend na siya o wala siya. Yung sa akin lang po, annulment lang po talaga. Ah, okay. Kung hindi pa po makakarating. Okay. Pero ma'am, hindi kayo pwede magdemanda na kasi magka-counter siya na ikaw rin. Meron ka rin lalaki. Pareho lang tayong may problema rito. So, di, paano po niya nasabing na lalaki po ako? Yun po yung binubutas niya sa akin. Nang lalaki daw po ako, kaya po kami naghiwalay. Paano po niya nasabi yun? Okay, kasi, sir, sir, ano rin ebidensya meron ka, sir? Meron po akong picture, sir, sinend po sa akin ng kaibigan ko. At sinabi rin po sa akin ng mga kaibigan ko nung nasa New Zealand na ganito nga daw po magkasama sila nung one time sa isang parang sa car meet or ano, di ko sure kung ganun. Pero may nakapagsumpong po sa akin, sabi ko na nasasabihin ko sino yung pangalan. May picture po? Meron po. Ano po yung sa picture na yon? Magkasama po sila dun sa sasakyan, sir. Sige. At kilala ko rin po kasi yung lalaki, sir. Dati ko rin katrabaho. Kilala ko kasi yung ugali niya. So pagka may sinabi naman ako, baka ano naman kasi yung marami na naman sasabihin na masama, yung ganun. Ma'am, pakipaliwanag, sino po yung kasama niyo sa kotse na lalaki na katrabaho niya dati, katrabaho sir, ni Sir po yung, yun po, kilala po niya yung kaibigan po niya. So bali yun po yung nagyaya po na tumambay sa akin. Kasi sa mga sports car po, ganun. Parang nagyaya po na tatambay yung mga sports car po, ganun po ba? Kasi po yung mga pagka dito po kasi, pagka yung mga ano, halimbawa Friday po, Sabado, ganun. May mga apes po dito na sinasama po ako, ganun. So, siguro po, yun po yung sinasabi niya. Pero hindi po yun yung dahilan kung bakit po kami nagiging. Pero ma'am, so, sorry ma'am, nagiging fair lang ako dito. E kaso ma'am, eh, na-chismis po. So, meron pong nagpasa ng picture ninyo ng lalaki kay Mister na nagmamalasakit siguro at nagsumbong kay Mister na meron ka ng ibang lalaki. Mm-hmm. Si Mister naman, hindi na nag-react kasi alam naman niya ang magiging resulta sa kanyang pag-react. Opo, and then, at the same time, alam naman din niya sa sarili niya na meron na rin siyang girlfriend. Kaya sabi niya siguro, quiz na lang. Kaya lang, ikaw ang una ngayong nag-ingay. Opo, hindi kasi sa akin po. Kailan pa po niya aasikasuhin yung annulment na pinapaasikaso ko po sa kanya? Yun po talaga. Yun lang po talaga yung reklamo exactly. Ko, sir. Yun lang po. Alright. And then siguro, advice ko na rin sa both sides, ingat na rin po kayo sa mga pictures na may kasama kayong ibang lalaki at ibang babae naman, ikaw, Sir Dave. At wala na lang po, pagsabihan niyo po, Sir Dave, ang inyong girlfriend na huwag na po mag-post. At kung meron kayong bagong girlfriend, huwag na rin po mag-post. At kayo naman po, ma'am. Hindi po, wala kung, pong problema doon. At kayo naman, ma'am, kung meron po kayong kasamang friend, kahit na sabi natin friend yun, huwag ko kayo pumayag na magpa-selfie o magpa-picture na may kasamang ibang lalaki kasi pag nakarating yung chemister, eh natural masakit yung chemister yon. So, Sir Dave. Opo. Sir. Okay, annulment na lang daw, habol ni ma'am. Ano mo na yung annulment? Yes. Pero sir, may dudugtong lang sana ako. Di ba kung kaibigan mo, hindi ka papayag na mag-out of town na anim kayo, tigta tatlo, pares-pares. Ah, pares-pares. Anim kami? Yes po. Hindi kami anim. Hindi ko sure, kung anim or ilan, pero pares-pares. Ah, out of town na pares-pares. Oo, sabihin yes na natin yun. Kilala ko yung iba. Alam ko yung pares pagkain. Pares-pares yung pagkain. Double date. Ayun, hindi, marami rin siya. Yan po, yung mga magkakapares po sa magkakopon. Ma'am Zaira, ano yung triple date o ilan ba yung kayo date na magkasama-sama? Totoo po yun. Oh. Totoo po yun. Okay. Birthday po yun ng kaibigan ko po. Okay. So actually, hindi po lahat may pair. Pero hindi kayo po, actually, kayo po may, sinong ka-pair nyo? Apo. Okay, sino pong ka-pair nyo? Apo yung tinutukoy po niya. Okay, kaya nga po. Yung po tinutukoy niya, nakilala po niya. Apo. So yung ka-pair nyo po, yun yung kaibigan ni Mr. Dati? Okay. Hindi po niya kaibigan. Hindi kaibigan, yun po yung ka-pair nyo. So, okay. Ayan sir, inamin na niya, meron nga siyang ka-pair. So meron siyang date. So kaya nga sir, ang sinasabi ni ma'am, yung annulment na lang. Ang tanong ko ngayon, ito, ang tanong ko sa inyong dalawa ha, ito, makinig kayong dalawa. Kasi sa annulment, unlike sa divorce, sasabihin mo lang, incompatible na kayo, hindi na kayo pwede magsama pa, tapos, larga. Sa annulment, kailangan patunayan na hindi dapat nangyari ang kasal sapagkat isa sa inyo may sira sa ulo. So, sino nga amin ang may sira sa ulo? Siya po, sir. Ayoko sana sabihin kasi baka ma-offend siya, pero may record po siya sa New Zealand na meron siyang acute parang sa brain something. Hindi ako masyado good sa annulment. Mas pabor ako sa divorce. Di ba, Tinagari, tama ba ako na isa sa mga requirement para matuloy ang annulment kasi palabasin na hindi dapat nakasal, wala dapat nangyayang kasal in the first place dahil may sila sa ulo pa lang isa sa kanila. Am I right? Yes, sir. Correct po. Exact term natin, no? Kasi ang ginagamit po na term ng ating family code is psychological incapacity. Di ba? Mas gentle ang delivery. Psychologically incapacitated to do yung obligations ko as a married person. That means to stay in one household, alagaan yung mga anak ko, maging faithful sa asawa ko, yung mga obligations sa marriage, hindi ko kaya psychologically, may pagkukulang ako psychologically, hindi ko kaya maging in a family, wala akong capacity to marry, kaya there was no marriage in the first place. So,
tanggalin natin yung sugar coating ng batas. Sir Rafi, tama okay. po yung sabi nyo. Napakasakit. Kasi tatanungin ka sa witness stand, iko-cross-examine ka sa witness stand to prove na wala kang kapasidad magtayo ng pamilya. Which is very strange for me, Sir Rafi, kasi karamihan ng nagpapaanal, they do it for the purpose of entering into another marriage. So, sabi ng Supreme Court naman, once I see na psychologically incapacitated ka, it's only for that marriage. Parang eh kung psychologically incapacitated ka dito sa first marriage, dapat sa second marriage, hindi ka rin pwede kasi ganun din mangyari. Mariba na lang kung mangangako ka na ikaw ay magpapaterapy, magpapagamot. Yes, sir. That's my personal stance also. Parehas po tayo ng tingin. I think it is absurd to say na psychologically incapacitated ka for this marriage, pero for the rest, kaya mo. Oh, I think there's something wrong with that. So when you say psychologically incapacitated, so one way or the other, may problema ka sa pag-iisip. Yes, hindi mo kayang dalhin yung sarili mo ng normal na pamumuhay. Yes, sir. May behavioral incapacity ka para maging pamilyadong tao. And then later on, 2 years from now, mag-marry ka ulit. Yun nga eh. That's so strange. Dapat i-condition ng judge sa annulment. Sige, papayagan kita, pero kaya magpa-therapy ka muna ng mahaba kung pabago ka magpakasal sa ibang... Yes, sir. Babae. Kaya maganda po yung tanong nyo kanina. That's a question a lawyer would ask kung bago tumanggap ng annulment case. Teka, handa ka bang paaminin in open court, in front of the public, in front of the judge, in front of your God, dahil papasumpain ka, na ikaw ay walang kapasidad gumawa ng pamilya. Masakit yun. Psychological, tama po, hindi ka capable of raising family. So, may sira. May sira ka sa may ulo. Diferensya. Literally, meron kang sira sa ulo. Now, ayan, sir, ma'am, narinig niyo pong sabi ni Atty. Garrett? Yes po. Okay, sino ang amin sa inyo para matapos na ang amin na? Sige, pagandahin na natin kung ano nakalagay sa batas. Sino po sa inyo ang psychologically incapacitated? Noong una pa lang po, alam po niyo na may depression and anxiety po ako. Pero ano po yung ginawa nilang trauma sa akin? Okay. Ano po yung binigay nilang trauma sa akin? Dahil po ba doon, nasiraan ako ng bait? Nasiraan ako ng ulo? Ano po yung mental trauma, mental abuse po na ginawa nila sa akin? Ganun na lang teka po. Teka muna, ma'am, special case siguro to. Depression. Okay, Attorney Garrett, yes, in this sir. Case, nung pumasok sa marriage, okay na okay si ma'am. Mm-hmm. And then dahil sa kabalastugan ni Mister, ang dami niyang pinanggagawa, nagkaroon ng depression si Mrs. So paano ang take ng court dyan? Hindi siya annulable, Sir Rafi. To be completely honest, using those facts, hindi po. Kasi kailangan ang psychological incapacity. It existed during the celebration of the marriage. That means, yung kakulungan ko sa pag-iisip, sa aking behavior, andyan na yan bago pa ako magpakasal. In this case kay Mrs., nung kinasal siya, nagkaroon siya ng depression dahil sa behavior nitong si Mister. Yes, sir. Kaya nagka-depression siya. So, ang may problema talaga dito kung totoo si Mister, dahil nagka-depress si Mrs. dahil sa pinanggagawa ni Mister. So, si Mister ang psychologically incapacitated. Well, yes, sir. Hindi siya capacitated, and besides that, baka liable pa po siya sa ating violence against women and children laws. Kasi sabi nga po ni ma'am, na-depress siya, siya ay, yun nga, medyo may anxiety na ngayon. Dahil kagagawa ni lalaki. Dahil sa kagagawa ni lalaki, that's psychological and emotional abuse na, Sir Rafi. So therefore, kailangan na talaga matuloy yung annulment at gagamitin natin na si Mister ang may problema. Well, hindi rin tayo sure at this point, Sir Rafi, kasi kailangan ipakita natin na si Dave is incapacitated during the celebration of the marriage. Very, very hard, Sir Rafi. Kaya I think tama po yung ating ina-advocacy na baka it's time for divorce in the Philippines. Yes. So ngayon, sino yung doktor na mag-examine at tatayo sa korte at maging witness na yes, isa nga sa kanila ang may problema psychologically, kaya dapat matuloy niyang annulment. Sinong doktor yan? Doktor ni lalaki o doktor ni babae? Usually, Sir Rafi, ini-introduce yan ng party asking for the annulment. No? Hihingi siya ng psychiatrist's report saying na may psychological na pagkukulang yung isang tao. Pero right now, there's a decision penned by the Supreme Court that says hindi na kailangan ang medical assessment for annulment. It's becoming very strange. It's something very shy na lang na sinasabi na po mismo ng Korte Suprema, baka pwede naman, legislative body, baka pwedeng mag-divorce na tayo. Kasi lahat po kaming abogado would agree, nagsasarswela na lang tayo sa Korte. We all know nobody here is psychologically incapacitated. Divorce na lang siguro. At saka sa sinasabi ko nga kahapon pa ng mga nakaraan pa, parang anti-poor. Kasi kung mahirap ka, sa acceptance fee na lang sa abogado, kung tricycle driver ka, security guard, wala kang 50,000, pinakamura na ata acceptance fee. Tapos yung sa mga psychiatrist na i-hire mo, magkano yan? Yes, libo-libo din yan. So anti-poor talaga itong
annulment, yes, kung tutuusin. And to give you an idea, Sir Raf, you know, kami, we ask our clients to prepare at least 500,000 for the purchase. Kalahating milyon! Yes, sir. Unfortunately. Oh, so, syempre, nasasaradoan kami ng pintuan sa mukha pag paano kunya isang security guard? Oh, yes, sir. Hindi niya kaya yon. Factory worker ka, gusto mo magkaroon annulment. Yes, sir. Maski pa sabihin natin, call center agent ka, kalahating milyon, mayroon pag ipunan niyan. No guarantees pa yun, Sir Rafi. No guarantees pa? No guarantees. Yes. Naku, kailan mapalitan na ito. Annulment. Andun tayo ngayon. Ano natin kaso. Sige, later on, tingnan natin kung ano magagawa natin sa Senate tungkol dyan. Okay, so, Ma'am Zaira, Sir Dave, narinig niyo po yung mga sinabi ni Attorney Garrett. No, after na marinig niyo yung mga sinabi niya, ano pong desisyon yung dalawa? Yung pong sa mental health ko, ginawa po niyang pang ano sa akin yun, panlaban sa akin yun. Alam po niya na siya yung may dahilan. Ginawa po niya panlaban sa akin yun. Seryoso ka, Dave? Dahil, yung mga naranasan ko sa inyo, lahat dahil, ng pamilya mo. Baka nakalimutan mo bago tayo magsama, meron ka ng ganyan dahil sa mama mo, sa pamilya mo. Huwag mo yung sa alam na natin. Oo. Huwag mo sabihin na galing sa akin. Huwag mo sabihin na ginagamit ko sa iyo. Hindi ko yung sinabi. Galing sa akin yung ganyan. Pero may ganyan ka na bago pa tayo nagsama. Pero may ganyan ka na bago pa tayo kinasal. Totoo yan. Pero hindi ganun kalala. Anong ginawa mo? Anong ginawa niyo ng pamilya niyo? Paano yung mental trauma na inabot ko sa inyo? Ganun na lang? Masaya na lang kayo. Tapos, alam mo ba na hanggang ngayon, yung trauma, naalala ko pa din yung trauma. Yung trauma, kung alam mo lang. Ikaw rin naman may gusto ng ano eh. May sinasuggest nga ako kanina, ayaw mo makinig. Puro ka salita ng salita. Sasuggest ko nga sana, hindi na lang ganun yung gagamitin para respeto na lang din sa'yo. Kasi ang magpa-file, ang gusto ni Mrs. magpa-file ng annulment dito ay si Sir Dave kasi nandiyan sa Pilipinas. So pag nag-file si Dave, so meron doon questionnaire, sa questionnaire, kung anong reason. Yes, sir. So ngayon, i-reason out niya. Hindi naman niya pwede sabihin kasi may sira ko sa ulo. I'm psychologically incapacitated. Pwede ba yun? Lalabas po kasi when we start the case, no, magpa-file po tayo ng tinatawag nating complaint before the court. Ang isusulat natin doon yung grounds kung bakit wala akong... Kasi Dave magpa-file. Opo. Kasi siya ang pinapapile ni Mrs. dito. So, sasabihin ni Dave, I'm psychologically incapacitated. To marry. Aminin mo na lang, Dave, para matapos na. Hindi, sir. Ganto na nga lang kasi yan, sir. Yung parang hindi na lang, respeto na lang din sa kanya, sir. Kasi alam ko naman na malaking impact sa kanya pag kinami yung psychological incapacity. Gusto ko na lang sana, yung parang yung turn na hindi kami mag-anak pa, para na rin mas hindi na lang din, ano, para respeto na lang din sa kanya. Pwede ba yung attorney guard na hindi na sila magkakaanak, kaya magkakaanak? I don't think so. Hindi ako abogado. Hindi ko muna tanongin si attorney guard. I don't think so na dahil hindi na kayo magkaanak, kaya kailang magkaroon annulment, attorney guard. Tama po yun, Sir Rafi. Hindi natin pwede. I would not advise that to anybody. And I don't think sa lahat ng abogado sa Pilipinas may mag-a-advise na ganun na lang gawin ninyo. Kasi napakahirap niyan. Paano kung nagkapikunan ulit po, Sir Rafi, nalaman nila may kinakasama ng iba, it opens you up to criminal prosecution. Magiging concubinage or ano naman, na naman yan, Sir Rafi, adultery. Pero pwede talaga kung tutusin. Well, kung they undertake legal separation and then wala na silang, they pledge to each other na wala na akong ikakasamang iba, wala na akong anak na sa ibang tao. So, reason for annulment is hindi na kasi pwedeng manganak kami. Hindi, Sir Rafi, hindi siya grounds for annulment. Unless you conceal the fact na infertile ka from the very start of the marriage, yun yung naging reason. Kunyari, nag-consent. Kasi hindi naman psychological incapacitated ka yung isang tao na hindi na magkaanak. Yes, sir. Yung baog, yung isang tao, hindi psychological incapacitated yon. Hindi po, sir. Pero may grounds rin to void a marriage due to sterility or yung pagkabaog kapag hindi mo po kaya. But there's only a few years before na mawawala yung ground na yon. And kailangan, hindi po alam ng either party na ganun yung case when they entered the marriage. In short, masalimuot at mahirap po yung ground na yon i-prove. Kasi, again, okay. So alam niyo ba, Sir Dave, na hindi kayo magkakaanak nung kinasal kayo? Sa una po hindi, pero pagka mga ilang buwan na rin po, nalaman ko na ng ganun. O paano ito regarding? Nalaman niya doon down the line? No, kailangan... Pero sir, ano na lang, ganito na lang para both parties na lang magkaano. Tulungan na lang kami, ako na lang ako nang sinasabi. Mas na, mabuti pa. Mag-usap na lang po muna kayo, siguro dalawa na masinsinan kung paano maging atake niyo po dito sa pag-file ng annulment.
Sino sir, ang... gusto ko na lang ko sana sir na ano sir, yung kunin niya na lang po yung kasi yung kanya kasi pag ako na ipag-usap sa kanya, kilala ko kasi sa ano po, kunin na lang po ang ano po, yung? Yung side, yung sa side niya po, yung kung ano po yung gusto niya. Pero para sa akin sir, ako na lang po yung ako ng ganun na, okay. Ayun nga, psychologically para... Yung gusto ko lang sana mangyari, yung hati na lang kami ba, yung tulungan na lang kami para matapos na rin, hindi na yung madami pang ano. Very fair. Issue na ano, oh sir. Okay, Solomonic decision yung para sa akin. Kasi aminin ni Mr. na lang, ako niya, sabi niya, psychologically incapacitated ako, pero at the same time, dapat si Mrs. meron din ibibigay na contribution, which is siguro financial, yung share ni Mrs. Sir, yung sa akin muna, sir, yung pa, ano, sir, yung hayaan niya muna ako magkatrabaho ng maigi, sir. Yung parang, ano ba, yung trabaho talaga na sure na magkaka, yung sure ba na may maiaambag ako, ayoko rin mga... At this point, we are doing what the court says, collusion. By collusion, sinasabi po ng korte, eh, nagkasundo kayong magkaroon ng annulment. Idi-dismiss ngayon ng court. Kasi kailangan wala pong collusion. Ma'am Zaira, mas maganda na lang po pala off-air, pag-usapan nyo na lang po kung paano and then kami po susupport sa inyo kung ano yung mas maganda at legal. Legal yes, na paraan sir, na kayo po yung maanal. Yung po sinabi po niya na hindi po kami magkakaanak, hindi ko po alam kung bakit niya po nasabi yan. Bakit yun po yung naging panakibutas niya? Hindi ko po alam kung bakit. Yung hindi po kami magkakaanak, paano po niya nasabi yan? Hindi pa nakibutas yun. Respeto na lang din sa iyo. Kaysa naman ilabas natin sa korte na gano'n yung psychologically incapacitate. Yung gano'n nga. So ganun, parang respeto na lang din yun sa iyo. Pero depende sa iyo kung anong mas pipaprioritize mo. Kung ipapalabas na ganyan, psychologically correct ka, or hindi magkaanak, respeto lang sa iyo yun. Para maging fair na lang paano din. Paano ba nasabi na hindi tayo magkakaanak? Bakit mo nasabi hindi tayo magkakaanak? Paano hindi mo masabi? Eh, tatlong taon natin sinusubukan or dalawang taon, wala nga, di ba? Eh, di ba? Nagpa-check up ako, may PCOS nga ako, kaya nahihirapan ayun ako. Nga, tapos sasabihin ko hindi magkaanak? Ayun nga yung point ko doon. Kaysa nga isabihin sa korte na psychologically, ayun nga yung ipapalabas na lang. Intindihin mo, yung parang respeto na nga lang din sa'yo yun para maging fair. Alright. O kaya hindi na nga eh. Sobrang sampal gusto, talaga sa akin. Ang gusto mo talaga mangyari is matuloy na yung annulment. At waiting naman ito si sir. Pag-usapan niyo lang po off-air kung paano maging approach yung diskarte, if you will, na gagawin ninyo para matulit talaga yan. At kami po susuporta sa inyo as long as legal po yung gagawin nating annulment. Wala tayong gagawin wishy-washy. Okay? Kung ano yung patakaran na tama na nakasaad sa batas sa korte, yun pong susundin natin. So, tutulong po kami. Kung kinakailangan po, ako'y mag-aambag financially para sa mga gastusin dahil napakamahal. Si sir, walang trabaho. Kayo, ma'am, hindi yata masyado stable ang work nyo dyan. I will help. Yun po ibig sabihin as support. Okay, ma'am? I will support. Apo. Ingat po kayo palaging dalawa. Mabuhay po kayong dalawa. God bless po, Sir Dave at Madam Zaira. Okay? Thank you so much po, sir. Sir Dave? Congrats. Apo. Yes po. Magandang hapon po, Sir Dave. Sir, magandang hapon. Okay, good. Natapos natin.